Meron lang din akong may bibigay sa iyong tips, ano? Dahil sa panahon ngayon, sobrang init na. At napapanood ko natin sa balita kanina na may mga madalas na nagbabaran out sa iba't ibang lugar. At yung mga transformer din, sumasabog dahil tumaas yung demand ng power natin. So, magbibigay ako sa inyo ng mga tips. Kung nakikita niyo po yan, yung electric fan, yung stand fan na nasa anak ng likuran, paano makakatulong sa atin yan para bumaba yung ating bayaran ng kuryente o yung bill natin sa Meralco? Kasi yan, ang pinakampo na gagawin natin yan, lagi malinis. Kasi ang electric fan, pag malakas ang buga, malakas yung hangin, kontento na tayo ron, sa number 1 pa lang. At alam nyo ba guys kung magkano ang kinukonsume mo sa isang electric fan na number 1 na, kasi meron siyang 1, 2, 3. So pagka mahina ang buga, siyempre gagawin mo 2. Hindi ka rin nakontento sa 2, gagawin mo ngayon 3. So alam nyo ba na pagka ginawa nyo yun, ibig sabihin marumi yung electric fan nyo. Sa isang oras, sa ganitong klaseng electric fan na merong 65 watts, ang isang oras guys, ang babayaran natin yan sa luha, sa number 1 peso and 19 centavo. Hindi ako nagsasabi na ito'y accurate, pero most probably close doon sa estimation. Wow! Sa isang oras yun, 1 peso and 19 centavo. So isipin mo, kung gagamitin mo siya dire-diretso, no? In 24 hours, magiging bayaran natin ay nasa 28 pesos. So 28 pesos, kung dire-diretso ang gamit natin sa loob ng isang buwan, sa isang buwan guys, mayroon tayong 720 hours. So times mo sa 8 pesos, 28 pesos per day. Kasi mayroong 24 hours eh, sa isang araw eh. So kung 28 pesos per day niya, nasa 859 a month. So isipin nyo yun guys, ano? Sa isang electric fan pa lang, kung ito'y nasa normal, nasa number 1, pinag-usapan kasi natin ngayon, number 1 pa lang. O yung pinipindot natin sa electric fan na low, no? So pagka hindi natin nalilinis yan, ang mangyayari kasi, tataas natin yung speed niya. So gagawin na lang natin, pindutin natin yung number 2. So pag number 2 naman guys, normally, ang babayaran natin sa loob ng isang buwan, nasa 900 pesos. Pwede isipin nyo yan, no? Nasa 900 pesos. So malaki yung medyo malaking diferensya kumpara doon sa 859. Pagka hindi ka pa rin nakontento dahil hindi nga nalilinis yung electric fan at kala nga natin baka ano lang, talaga yung electric fan natin na umikot, mahina. Siyempre gagawin natin number 3. Ang epekto nito, yung babayaran mo sa Meralco dahil hindi ka naglilinis normally, yung magiging epekto niya. So magkano yung babayaran mo sa loob ng isang buwan kung dire-diretso talaga sa 24 hours? Ito naman ay nasa 945 pesos. So isa-isa natin, ano, kung number 1 lang sa loob ng isang buwan ay nasa 859, pag number 2 nasa 902 something, pag number 3 nasa 945 pesos yung babayaran natin. So bakit ganun kalaki? Mukhang hindi tama yata yung estimation. Guys, ito pinag-usapan natin ngayon. Ito yung electric fan na kunyari, simulan mo siya ngayon, saksak mo siya, gamitin mo siya ng dire-diretso nang walang patayan hanggang sa umabot sa isang buwan, yun yung magiging bayaran mo sa Meralco. Pero pagka papatay-patay naman, kunyari, nasa sa isang araw, gagamitin mo lang isang oras,
Pwede maliit ang babayaran mo. 1 peso and 19 centavos, i-multiply mo ngayon sa 30 days. Isang araw, isang beses lang eh. Pwede yun na, napakaliit lang ang babayaran mo. Kasi nga, nagtitipid ka. Yun yung ano, impact din na magtitipid ka. So, pagka dire-diretso kang gamit, wala kang pakialam, yun yung magiging impact na pabayaran, magtataka ka ngayon, bakit lumaki yung bill mo. Ano? Pero pagka ikaw naman eh, masipag maglinis din, napansin mo ngayon na medyo mahina yung buga, so alam mo na ngayon bakit ganun. So, para hindi mo magamit yung 2 at saka 3, may maintain mo na sa number 1, at laging malinis yung electric fan mo, laging condition, eh nasa ganung range lang babayaran mo. Pero pagka napabayaan mo siya guys ng todo-todo at medyo ang electric fan mo, halos hindi na makahinga, ang impact mo, ikaw talaga ang pahihirapan. Hindi ka makakahinga sa babayaran. So, ganun lang yung ano. So, yun na simple tips ano, sa electric fan pero malaki impact na. Eh, paano na lang kung ang electric fan mo dalawa, tatlo? Ano, kung ilang palapag yung bahay mo, kala mo lang sa electric fan, eh, ganun kalis ang babayaran mo. Hindi. Dahil sa panahon ngayon, lalo ngayon, nasa napakasobrang init, no? Gusto mo magtipid. Simple lang, maglinis lang din tayo guys ng electric fan. Pansinin nyo rin kung ang electric fan nyo medyo bumanggal na ang ikot at hindi ka na nakontento doon sa pinakabuga ng hangin, yun naman yung panahon na pansinin mo rin siya para hindi ka pahirapan sa pagbabayad ng kuryente. So yun, yun yung tips ko sa inyo sa electric fan. Ngayon naman, magawit kayo doon sa aircon. Ito medyo mabigat na to, aircon. So, typical na aircon na pambahay, window type. Actual load niya ay 14 pesos per hour naman siya. 14 pesos per hour ngayon, ay na-maintain na linis at maganda yung takbo niya. Sa loob ng isang araw, magkakatok na madalas yan guys. Kasi normally kasi ang aircon ng bahay. Tips lang din para sa mga nagbubukasan o kabubukasan ng aircon. Huwag nyo kaagad guys itudo sa number 3. Ano? Hanggat maaari, ibaba mo muna yung thermostat o hangang kung ang number ng thermostat nyo, yung knob ha, yung dial knob niya. Kung nasa 1 to 7 yan, lagay nyo muna sa gitna. At least 3.5 o 3 unang bukas sa kwarto kasi mainit pa yung kwarto na yan. Hindi pa kagad masisilis ang thermostat dyan. So, ilagay nyo muna sa 3.5 at least. Nasa gitna siya. Tapos, number 1 lang. Ano? Number 1 lang. Alam nyo bakit guys? Kasi, pag tinudo nyo kaagad yan, ang tendency kasi, yung compressor, sobrang hirap. Kasi nga, yung tinudo nyo, lamig na ibinubugan ng compressor sa evaporator, inaagad kaagad siya nung fan. So, ang tendency nung compressor, nahihirapan siyang i-normalize yung takbo niya. So, gawin niyo muna ng number 1 para yung compressor na maintain niya yung lamig, naiipon niya kumbaga sa evaporator. Dahil number 1 lang, medyo mahina yung higop niya o ibubuga papunta sa kwarto. So, mabilis siyang mag-build up ng lamig. So, pag ito yung nag-cut-off na, halimbawa, sa loob ng isang oras, nag-cut-off na siya, saka mo nyo itaas yung ano, saka nyo na itaas yung temperature, ilagay nyo sa number 5, ilagay nyo ngayon sa 2. So, doon na lang kayo mag-adjust para hindi kaagad nabibigla yung compressor. So, ngayon, magkano babayaran natin sa isang oras? Yung typical na aircon na hindi siya inverter type ha. Kumbaga ito yung mga sinauna. Ano? Kasi ang inverter type ngayon ay meron na siyang design na bababa yung ating bill ng kuryente. Kung sa loob ng isang araw, walang oras lang kayo gumamit ng aircon, ang babayaran natin is nasa 112 something. No?
So, roughly, kung isang buwan mo siya ginamit, ang magiging bill natin sa kuryente is nasa 3,000 megit lang, o 3,379. So, close doon. Hindi ito, guys, accurate kasi napanood ko kanina. Ay nasa 8 pesos kilowatt hour. So, kunyari, kung makonsume ko ng 70 kilowatt, mag-multiply mo doon sa price nila na 8 pesos, yung magiging buwanan mo. Pero may mga additional pa, alam naman natin sa Meralco, meron pa mga additional charge yan. So, pinakasimple lang, ganun din sa aircon, kung sa isang araw, pinandar mo siya ng 8 oras, dire-diretso, yun ang magiging bayar mo, fix na siya. Pero pagka hindi mo siya nalinis, ano, magkakaproblema, magtataka ka na, nagbago yung lamig. So, gagawin mo naman, itataas mo naman uli yung speed niya. So, gagawin mo ngayon ng high ng aircon. Hinahayaan na natin na naglulusak na o dumi. Hindi na yan magka-cut off. Ano, imbis na sa isang araw, dapat kung sa loob ng isang araw 8 oras mo na siya ginamit, imbis na meron ka pang pagkakataon na mabuwasan yung bill mo sa kuryente, eh nagdire-diretso yung under yung aircon. So yun yung pinakaiba sa malinis at marumi. Isa pa nun, kung sa panahon ng quarantine halos karamihan nasa bahay lang, palinis din ng aircon. So, ganun na nilalabasan. Minsan tumataas yung power demand natin. At hindi na kinakaya ng transformer, kaya sumasabaw. So, yun yung magiging impact niya. So, para makatulong na rin tayo sa Meralco, magpalinis na rin hukay ng aircon. Para doon naman sa pagpapalinis, mamili po kayo doon sa mga taong magaling maglinis, kasi mayroong mga naglilinis na alam may malinis na pero hindi eh. Tirang bayabas lang. Ano po? So, ganun guys. Sana may natututunan kayo dito sa simpleng ano, tips ko.